So sir, meron tayong 13 boxes na sisto, ano? Yung parang ganun, no? 13? Okay naman, no? So ayun mga kapatid. Ayan po mga kaibigan, shout out to. Nandito ko kami sa... Anong store po ito? Parikoy? Ninit and Gabby's store. Ama, oo, si Ninit and Gabby's, parang Gabby's Conception, no? So dito ko kami bumili ng sisto. Bukas, oh, ay magpapakain kami ng 113 ng mga kabataan. Sa Sunday na po, idediretso na po natin kasi parang araw-araw tumataas yung bilang. 130, no? So 130 po. Kasama ko po yung president dyan. Ayan, si kapatid na Rival at si Troy Bunggala. So bukas po ay magpapakain kami, kaya bumili po kami ng sesto para sa mga bata. And then, abangan nyo po yan bukas guys, courtesy of Mama kay Kumaring Marie Chuchi. Ito na po yung request mo. Maraming salamat po. Thank you. Okay, mga kaibigan, shoutout po. Nandito na po tayo kay Dondi's Anuing, Ripers Chicken and Magnolia. Dito lang po sa Kainta Market. Ayan po yung binili namin manok para po sa mga bata. Ihahalo po natin sa feeding bukas. Ate, parang galit ka sa manok, pasigaw naman po. Ayan po. Sa lahat po ng ating mga suke, dito po ako lagi nabili sa kanila. At pakiusapan nyo lang kung nagbibigay naman po sila ng discount. Ayan. So, meron po silang mga hotdog. Meron po silang paa. Oo. So, minsan ho, pag sobra kayong makulit sa pagdi-discount, nawawala po yung paa ninyo, kaya mag-ingat din po kayo. Okay po. So, abangan nyo po bukas, 150 na mga bata papakainin natin sa ilalim ng tulay. Patungo sa mga hirap at nagdurusa sa kanyang bawat paggalas. So ayan na mga kapatid ha, yung pinamili natin. Ayan. Kaya puno to, may sisto tayo. So ayan po mga kaibigan, what's up? Nandito po tayo ngayon at kasalukuyan po tayong nagpapakain ng mga bata.
Ayan, yung mga batang nasa ilalim ng tulay, sa tulong po ng kanilang mga opisyal. Ayan po. Oh, sige na kasi mainit. So ayan po mga kaibigan, ang mga bata na pinapakain namin dito. Yung ano, pasamahan na lang ng nanay ha, yung maliit. O, distansya kayo, distansya. Salamat po. O, yung bata, tumatawid sila, oh. Tumatawid sila sa ilog para makakuha lang ng kanilang lugaw. Dahan-dahan! Sige lang, sige lang. Oh. Masarap ba, Noy? Masarap? Opo. Ha? Oh, masarap daw. Ang sisto ninyo, mayroon? So... Ha? So ayan mga kaibigan, nandito na tayo. Ayan. So ayan po mga kaibigan, and of course shout out po tayo po yung nagpapasalamat sa ating butihing sponsor. Marichuse, maraming salamat po sa iyong pagsuporta at pagbigay tulong sa mga batang nasa ilalim ng tulay. Natin pong kasalukuyang pinapakain sa ngayon, malaking tulong po ito para sa kanila kung atin pong matitingnan. So what's up mga kapatid, good morning sa inyo lahat. Oh, sasama ko si Tao Kalaw. At ito kami sa kaming nito, kuna po. So okay mga kaibigan, ayan, nandito na po tayo at kasalukuyan po nakikita natin na pinapakain na po sa tulong po ng ating mga official dito ay sila na po yung nagsiserve ng pagkain para sa mga bata. Ito po yung kauna-unahang pagkakataon na ang mga bata naman ang ating natutulungan. Dito po sa lugar na ito, kung ating matatandaan, ay nagbigay din po tayo ng mga bigas para sa mga nakatira rito na nasalanta ng baha. Ngayon naman po ay ang ating lugaw. Maraming salamat po kay Mari, kay Kumari. Kumari, Mari, Chuji, maraming salamat po sa iyong pagsuporta. Ito na po at naipapamahagi na po natin ang PD program paalbusal sa mga batang nasa lansangan, nasa ilalim ng tulay. Maraming maraming salamat po. Mayroon akong taong nakilala, taong gala kung tawagin siya. Simpleng tao at makamasa, may pag-ibig sa kanyang kapwa. Siya ay sandigan at kasangga, kababayang hirap at dukha. Sa pagtulong laging nakahanda, ang pagod at hirap ay di alintana. May malinis na kalooban, ang may kapal ang kanyang sandigan. Mga utos niya'y tinatalikdan, mahalin ang kapwa at huwag pabayaan. Ito'y kanyang misyon at kanyang paraan, upang si Ama ay mapaglingkuran. Maipadama ang dakilang pag-ibig at pagmamahal kanino man. Hawakan sa ilalim, mainit yan, mainit. At sa bawat paghakbang niya, ta'y parang inihila.
So ayan po mga kaibigan, kasama ko po sa Tribong Gala. At ito po, kasalukuyan po tayo ngayon, namamahagi sa mga bata. At ang pinakamaganda rito, 150 yung ating tinarget. Pero ang dami pala ng ano, sa kaldero. Kaya ang mangyayari po nito, pag naubos na po yung mga batang pinagbigyan, siguro susunod daw yung mga matatanda para ho naman doon magsampi sila kung ano po yung matara sa kaldero. Napakalaki po kasi ng kaldero yung pinagsaingan nila. Ano masasabi mo, Tribong Gala? Oh, maraming salamat po sa sponsor namin. Ay, at sa Agos TG, lahat po ng bata rito sa Tabing Ilog. Pakaingat ngayong umaga. Ayan, thank you so much po. Ayan, Kumari, maraming salamat po. Kumaring Marichuchi, maraming salamat po sa kabutihan na pinaabot po. Nagulat po ako sa sinabi mo, kaya ito na po. At tinupad po natin ang kagustuhan mo na magkaroon ng feeding program, pakain dito sa mga batang nasa ilalim ng tulay. Ito po talaga, ang mga batang ito, kasi minsan no, hindi ko talaga sila nakakaranas ng almusal. Ang ilan sa kanila ay sumasakay sa mga jeep at naglilimos. Kaya po napili natin na dito pakainin. Actually, ito po yung lugar na lagi natin tinutulungan, na namamahagi tayo ng bigas dito sa kanila. Ang ilan sa mga pamilya dito ay mga nagbabasura lamang, nabubuhay sa basura. Kung hindi makakulikta, wala ko silang pagkain. Kaya at maraming salamat sa iyo sa pagkakataong ito, sabagkat napasaya natin sila at nabigyan natin ng pagkakataon na makakain ang mga batang ito sa agahang ito. Hindi namin napapagod. Maraming salamat ha, thank you so much ha. Kasi si ate po ang in-charge naman sa pamamahagi ng sis of treasurer. Kasi yung treasurer ng grupo. Ayan, thank you so much. Napaka-active ng mga officer dito sa ano na ito. Yung pong nagsasampi, yan po yung president. Anong posisyon ni ate? Ano? Mama nung treasurer at secretary namin. Oh, mama na secretary. So in the absence of the secretary, yung mama ang nagtitik charge. Ang galing, no?
Ano masasabi mo sa lugaw? Masarap. Magsalamat na lang. Okay, sige, sige. Ayun, kumain na ba kayo? Kuya Ale, sino pa dyan? Tara, tara, kain na kayo. Okay na ba? Kumain na ba, kuya? Ha? Ikaw, kumain ka na? Tapos na? Kanya-kanya pwesto. Ayan o si kuya. Anong pakiramdam kuya? Anong masasabi niyo sa palugaw natin? Masarap? Gusto niyo bang araw-araw magpapalugaw tayo? Natumawa si kuya, no? Parang ano naman, no? Bakit makalakad? Ha? Bakit hindi makalakad? So, po mga kapatid, yan po sa kabila, nabigyan natin. Ito pong tinutumbok na pinapasukan ng mga tao, doon po ang mas marami. Nandun po sa kabila, mas maraming bahay yan. Doon sa may bandang dulo. Yan, makikita nyo, naglalabasan yung mga tao dyan. Nasa bandang dulo po ang kanilang tahanan yan. Mga anak nyo po ba ito, sir? Anong trabaho nyo, sir? Messenger. Hindi kayo nabaha nung ano? Saan kayo pumunta nung binaha kayo? Kunin nyo na ho, ate. Kunin nyo yung rasyon. Upo-upo sila. Kanya-kanya silang pwesto, mga kapatid. Yan, tingnan natin. Kanya-kanya sila. Kanya-kanya silang kain. Ganito dito. Kumain ka na ba? Masarap ba yung lugaw? Ate, anong pakiramdam yung kumakain naman tayo sa labas? Malamig-lamig, no? Oo, kasi minsan, hindi tayo nakakakain sa labas. Ito na yung panahon na nakakain tayo sa labas, no? Sa labas ng bahay, sa gilid ng ilog. Bonding moment with ano ka to? Oo, tama nga ho, tama nga ho. Salamat po. Alright, ayan, ayan. Ate, pang ilang buwan yung ano mo, yung binubuntis? Panlimang buwan. Ilang anak nyo? Lima rin. Chismoso din, ano? Chismoso okay din po. Ako. Anong trabaho ng asawa nyo? Garbage collector. Garbage collector. Dito kayo nakatira? Opo. Dito na mga naglaki. Ilan yung bunso mo? Ina, ano, ilang edad? Limang taon po. Limang taon ang bunso. Ang panganay? Sampo. Ano, every 2 years. Ate, di ako sa nakikialam, ha? Tama na muna, ha? Sa hirap ng buhay. Sabihan nyo si sir. Oh. Sobrang naka-inject ako. Bali ngayon, hinahabol ko na lang po. Malighting. Hindi naman po pwede ilighting ka nang hindi ka kapanganak lang. Kailan naman po ang ano ninyo? Bali naka-schedule na rin po yung pagkapanganak mo. Kailan po kayo ano? Ano pa po ako? Namay pa. Namay pa po. Nakabahaba po ako na kahit kapan. Alagaan nyo na yung pagkain nyo para healthy si Bibi sa loob. Nga po, nung nakaraan kasi talagang na ano talaga ako na-depress parang oo sobrang depressed kasi di ba nabaha nawala ng gamit tapos nagkaroon pa yung nawala ng trabaho yung asawa sobrang ano talaga kayo ho naman anong trabaho ninyo wala saan ang bahay nyo yung ano talaga po pagbaba ng hagdan yung maliit lang ayun maliit lang dyan sa baba kapit lang dasal lang ganun na lang po talaga pag masipag naman ang asawa okay lang. Kaya nga ho, yun yung rason na kung bakit bumabalik-balik din ako rito kasi nakikita natin yung sitwasyon ninyo eh. Napaka-painful nga namin kasi kahit pa paano, noon kasi hindi talaga kami nakikita dito. Ngayon na lang talaga. Ako naman, di naman ako taga rito. Kaya nga napaka-painful namin kasi marami nang tumutulong sa amin kahit pa paano. Kahit pa paano. Nakikita kayo? O kahit pa paano yung mga ganyan malaki na mga sa mga bata. Ah, okay. Nabubusog na sila nung ganito. Sige, thank you, ate, ha. Palaka, ano lang kayo, kapit lang, ha. Anong pangalan natin? Melanie po. Melanie, apelido? Kennedy. Kennedy. Okay. So, si Ate Melanie. Ayan. Napansin ko lang ko kasi
medyo buntis-buntis ho siya at by May ang kanyang pagsilang. Ayan, panglima. So ayun mga kaibigan, kasama ko po ngayon si kapatid na Rival, ang presidente po rito sa association na ito. Ano masasabi mo, kapatid? Una, thankful lang talaga kay Lord kasi may ginagamit siyang mga kaibigan kaya ni Sir Taong Gala. Tapos yung mga kaibigan ni Sir Taong Gala, yung mga sponsor sa ano, tumutulong sa kanya. Tsaka kay Vice ng Tribo, Marvin Puji. Sana mas dumami pa ng, mambun pa ng maraming kagaya nyo. At ang Renea, tagang sobrang lang pagkasalamat ko sa ano, sa guru na lang galing sa Sir. Tsaka sa mga kapag-officer, sa treasurer, sa mga sinalap. Hello, good morning. Sila yung salamat ako kasi talagang kung ano yung best nila, binibigay na rin nila. Sa number one, ito. Ay, sir, talagang ano, araw-araw po talaga. Talagang, hindi man nasabi ko sa inyo, pero talagang pinagdarap ko talaga na mas marami pa kayong matulungan, tuloy-tuloy. Lagi kayong gabayan ni Lord. Gamitin kayo, patuloy yung gamitin. Maraming salamat, sir. Salamat sa mga sponsor. So ayan po mga kaibigan, yan po si Rival, ang kanila ang presidente rito. So sa kayo, ilang mga bata ang ano natin to, nalihan? Yung pack natin is 150. Sa target na 100, no? So ang target namin, napakainin is 100, pero nag-150. Pero doon sa 150, hindi pa rin po naubos. Kaya po, pinamigay na po namin sa mga matatanda para po makakain. So ito pong lugar na ito ay mas malapit sa puso ko. Sapagkat mga kaibigan, nakikita ko, ang mga tao rito ay mga basurero. Mga tao dito ay talagang nasa ilalim ng laylayan. Ika nga, at minsan po ay bihira lang magkaroon ng pagkakataon na tulad dito na napapasok sila ng ibang mga tao galing sa labas. Kaya ako, kung inyong pong mapapansin, sabi nga ng iba, bakit laging nakakonsentrate sa tulay? Sapagkat mga kaibigan, marami po silang nakakailangan din ng tulong. At alam ko, sa pamamagitan lamang ng pamamaraan na ito na mapaipakita ang kanilang kalagayan, sana po ay nananawagan ako sa iba pang mga vlogger, sa iba pang gumagawa ng humanitarian mission, puntahin niyo po ang lugar na ito. Nandito po ang mga mahihirap ng mga tao. And of course, thank you so much, Kumari. Maraming salamat po sa kabutihan ng iyong puso. Mari, Chuzi, maraming salamat po sa tulong mo. Tinawagan mo ako para gumawa tayo ng ganitong humanitarian. Ito na po yung resulta. Thank you so much. Maraming bata po tayo na pasaya.